Alright guys, what's up? Action here, I'm back with another video. So today guys, unbox natin tong build na gagawin ko for MSI next na build. So it's a 100,000 na budget. System unit only, nasa 100,000 siya. Exact price is nasa 101, 102, mga ganun. If kasama po yung mga gaming peripherals, add kayo ng mga 40,000. Mamaya ipapakita ko sa inyo isa-isa. Nga pala guys, before ako mag-start, babasahin ko na yung promotion. Ayan, takusado. So may promotion po si MSI ngayon. So ito po yung Grow Your Gaming PC. So pag bumili ka ng, for example, yung gaming motherboard, ayan, yung gaming chassis, gaming monitor, and yung gaming desktop. So makukuha nyo tong na free. Ito po, it's a Immerse G870. This is worth 6,000 ata. Mamimili lang kayo. Ito po yung promo nila. Mamimili lang po kayo dito. Pag bumili po kayo na nabanggit ko kanina, so ito po yung magiging free. Sayang guys, so nasa 6,000. Ang alam ko, pulling checkers, nasa 6,000 to. So ito naman, it's Atlas Mystic Light RGB. Support ng GPU. Mamaya i-ano natin, i-ano ko sa inyo. Alam niya, parang ano yung GPU sag, di ba? Alright, so that's the promo. Link ko na lang sa description, full details para ma-check nyo. So yun po yung promotion ni MSI ngayon. So check nyo na lang guys, okay? So for this build, nasabi ko na yung budget. Yan, unahin ko na guys. This is the processor na gagamitin. It's a Core i5 na 9600K 9th gen Coffee Leak Refresh. Kailan ba ako huling nag RGB build? Matagal na for MSI, 2017 pa ata yun. So yun, i-update ko lang kasi may bago rin silang case, which is yung Gangnar 100. Mamaya i-check natin yan. So yan yung processor. For the motherboard, ito po yung motherboard. It's a MEG Z390 Ace. Second to the highest. MEG stands for MSI Enthusiast Gaming. Maganda dito guys is may Infinity siya na LED, which is supported siya ng Mystic Light. Papakita sa inyo mamaya. Closer look natin mamaya. Say muna natin ng mabilis for the RAM. G-Skill Trident Z. It's a 16GB 8x2 na kit. 3000 MHz. Ayan. MHz. Bisaya. So for the storage, wala silang pinadala sa aking hard drive. So ito lang gagamitin ng Western Digital WD Black. I think ito yung ginamit ko last time. NVMe na 500 capacity. Cooler, ito po yung cooler guys. Master Liquid ML 240 RS. Meron siyang RGB dito, ayun. Ito yung sarado. Actually, yung 120mm, ginamit ko to sa MSI build. Baka hindi nyo pa nakakita yun. Link ko na lang dyan sa may ano. Next is the PSU. For this build, enough na si 650 watts. From Cooler Master, gagamitin ko yung MWE Gold 650 dito. So, ito po yung sa ano, guys, sa harap ng Gangnar 100. Yan, closer look ko na lang mamaya. I think sa taas to. Tapos, may customized na ano. Nakapangalan po yung ano ko. Yung X-Gen C. Ayun o. So, okay. Tapos, nag-illuminate siya. Ayan guys, o. Focus kasi yan guys. Okay. So, pinangalan po sa akin. Thank you MSI for this one, X-Gen C. Yan po yung binigay sa akin. Yung kanina, headset. Kanina, G870. For the mouse, ito pala. Ayan, G870. Keyboard, Vigor GK80. And, yung gaming monitor. Kasama po sa promo to, yung gaming monitor. 27 inches na 144Hz. LED, curve gaming, 1 millisecond response time. Ayan, so yun po yung gaming prepa. So, unbox muna natin guys. Check ko natin yung closer look ng motherboard and GPU. Check ko lang guys kasi hindi ko pa na ano to. Tapos, case tayo. Alright guys, so unboxing tayo for the motherboard closer look natin para makita nyo kung gaano kaganda yung MSI MEG Z390 Ace na gaming motherboard. So nakikita nyo yung box. There's a Mystic Light support for this board. Nakikita nyo yung mamaya, closer look natin yun kung ano yan. It's a Mystic Light na Infinity design. Alright, so gusto lang makita yung ano. Normally, for the this is a Wi-Fi gaming motherboard. Ano to? SLI bridge. Always check guys, watch kayo ng motherboard, gaming motherboard. Na-unboxing pala, always watch yung motherboard. Kasi may nangyari po sa akin sa Gilmore. Bumili po lang gaming motherboard tapos yung badge is ninako sa harap ko. Nag-attempt po sila nakawin pero nakita ko po sila. Ayun, pero hindi ako nag-skandalo dahil mabang ano. Pero ingat na lang, basta ingat kayo. Always check, kailangan presence of mind kayo pag pinapakita sa inyo yung item. Sa mga releasing, mga ganun. So tip ko sa inyo yun, always ano, double check. Kasi dinedekwat na mga empleyado po yun.
Ano yung mga ganong malilikot ang kamay. Actually guys, nakita ko pa siya last time eh. Nireport ko siya kaso hindi ko lang alam kung ano yung nangyari. So this is the Meg gaming motherboard. Guys, mabilisan lang na-unboxing to ah. Double check ko lang yung ano. So meron siyang pre-installed na ano, I.O. dito. So para ano, super bilis na, hindi nyo na makakalimutan. Naka pre-mount na po siya. So, meron siyang clear CMOS button dito and yung BIOS flashback. Tapos meron siyang tatlong USB 2.0. Then meron siyang apat pala. So meron siyang Gen 2 for this one, USB and Type-C connector of Ethernet. Then dalawang USB type. Uy, bakit may naiwang ano dito? Wireless. So apat po yan. Okay, baka ano, ginamit to for sa event. Tapos yung AC, Wi-Fi and yung ano, gold-plated for the audio. Here. Ayan, super ganda. So guys, ito muna yung ano, infinity display. So papakita ko sa inyo sa build na kasi hindi ko madedemo sa inyo dito. So, makikita nyo ito yung effect na to. This is the Mystic Light infinity design nila. LED po yan. So malalaman natin. So this is the Ace. It's a neutral yung color niya, combination of black and gray. Ayan. So super ganda. It's a 13-phase VRM. Oh, okay. So meron siya dito ang ano guys. 8x2 na pin. So, bali, ano. Pag gagamit kayo ng 9900K for this one, kuha kayo at least 750 watts kasi may dalawang 8-pin yun. 4 plus 4. Yun yung kakailangan nyo para, ano, stable po yung overclocking. Christian, gagana ba yan pag kahit isa? Yes, gagana po sila. So, move on tayo. Here's the socket na 1151 for the Coffee Lake Refresh. Yun yung 9th generation. 9900K, 97, and 9600K yan. So, here, supported po siya ng memory which is has a 4D plata, meron siyang reinforced na steel armor dito para sobrang tibay. 64GB, tapos supported ng overclocking at to that 45MHz. Ayan, so debug LED here. Tapos asan yung ano, ARGB. Mamaya ako nahanapin. Tapos 24 pin. Uy, dalawang ano, Type-C for the front ano connector. Normally guys, isa lang po yung nakikita ko for the motherboard. Ito si MSI is dalawa. Which is ano, nakaabang na for future proof na ano. For 6 na SATA ports, then yung 3.1 na USB for the front panel. And ito po yung chipset, heatsink. So Dragon, ewan ko lang kung umila ito. Hindi ata umila guys, walang illumination. Then dito is yung M.2 shield. Meron siyang M.2 shield dito guys, Frozer. And here, for the GPU, x16 PCI slot. Tatlo po yan, tatlo pong ano. Steel armor din nakalagay. So, sobrang tibay pagka mabibigat na GPU. Ayan. So, yun po yung sa likod and ito po yung sa harap. That's for the gaming motherboard na Ace Meg C390 na chipset. Nahanap ko yung ano eh. Ayun, rainbow. Ayan. Pala. ARGB. Kasi dami kong kakabit. Mag-RGB build na naman ako nito. Buti na lang may ano ako dyan. Nakalagay akong may nakaabang akong ano guys. Buti na lang may nakaabang akong splitter ARGB. So next is the GPU. Wait lang. Closer look natin yung ano mamaya. Yung Atlas Mystic Light which is ano kasama siya sa promo pagka bumili kayo nung motherboard, monitor at saka yung ano. Ang tawag dun? Desktop. Yung po yung mga promo ni MSI ngayon. So this is the ano yung box ng Gaming Zay. Gamit ko kasi Gaming X, 'di ba last time? Yung 1060. Which ngayon so sobrang init ngayon. Nasa naglalaro lang siya ng ano 6968 promise pag nagano ako naglalaro ko ng Anthem ayan nag Apex Legends ako ayan so yun galing talaga ng ano nung Twin Browser tsaka yung ano anong technology yun Torx 2.0 yun I think nagbago na ngayon eh documents and stuff walang pre-stickers wala nag ano sila ng comics for the ano mga alright. Nice envelope. Ito. Oh, what's this? Anto. Oh, may libre na palang ano. May anti-sag din to eh. Or dalawa na. Pero yun, may RGB. Pero ngayon, kung gusto nyong additional pa ilaw, check nyo lang yun guys. Yung promo, di ba? Bigat nito. So, this is for the GPU. Kaya pag makakita talaga ang magitong color, na-attract ako. Dark gray. Mga gunmetal, silverish, or yung mga ganun. Twin Browser 7. Tapos Torx 3.0 na. Dati kasi yung sa 1060 na 6G ko, which is na Gaming X, is Torx 2.0 lang. Ito is Torx 3.0 na. So, na-improve pa for the cooling. Sobrang taba ng cooling nito. Ayan. So, for the GPU. Tapos, yung ano nga kanina, yung Twin Browser.
Wow, ang ganda ng backplate. Check this out. With a gunmetal finish. Wow, ang ganda. Wala siyang LED illumination here. So, for the connectors guys, tatlong DP, tapos isang HDMI 2.0. Then, yung for the, ano, Type-C connectors dun sa VR power connector for the, ayun, VGA. It's a 8 plus 6 pin. Ayan. It's a neutral color for the GPU. Pogi, di ba? Now, check natin si Atlas kasi para case na tayo kagad. Ito yung nangyayari. Hindi ko na closer look to eh. Tapos, ito is tatlong dito. So, pag tatlo yung wire, nakaganyan siya. So, kailangan tatlo yung slot na kakainin ito. Tapos, mahaba yung wire. Yes, mahaba yung wire. Yan, nakaganyan niya siya guys. Tapos, diba? For example, nakaganyan. Maano niya yung ano, sasaluhin nito, support para pantay, di ba? So ganyan yung mga yan. Iilaw yan, ARG, support sa Mystic Light. Iilaw po yan, sa ito ata yung ilaw yan. Tapos mag-i-illuminate yan dito, kakalat yung ilaw. Yan, for the Atlas. Okay, so that's for the GPU case na tayo para mabilis. Guys, for the case, ito po yung case na gagamitin ko for the MSI na ano RGB build. So ito po yung chassis. Actually, this is brand new guys, kakalabas lang nila nito. It's a Gungnir 100. Ayan. So, under ng MPG na segment. It's MSI Performance Gaming. Ito po lahat ng features. Mamaya isa-isay natin yan. Hindi ko nababasahin ngayon dahil nagmamadali ako. Specification guys, kung gusto nyo ma-check, you can pause it lang kaso may nakaharang. Link ko na lang sa description para yung sa full details. Pero, mamaya makikita nyo din. It's, ayan guys, supported siya ng RGB Mystic Light Sync. Mamaya makita nyo natin yan. And all the features, nandito po. Pause it na lang guys kung gusto nyo makita. Hindi ko na babasahin. Yan, in-unbox ko na. Yan po yung case. Yung tabi muna natin si ano. Hindi, para makita nyo kasi kakalasin ko. Yan po yung case guys. Kalasin natin yung tempered glass. The 4mm na tempered glass, which is like tint. Yun po yung gusto ko sa tempered glass. Good job dito. MSI. Yan po, slight tint po siya. Okay. So, hindi po siya yung sobrang dark. Makikita nyo yung sa build guys. Kasi ganun po ako pag may pailo ko sa case. Tapos katabi lang siya ng monitor. Makikita po yun. So mas preferred ko talaga yung medyo slight yung tint. Mabigat kasi yung 5mm tempered glass. So guys, dito sa front, bago nyo ma-access, parang you know, wala siyang space. Then iaangat nyo muna. Or punta kayo sa may edge ng mesa. Then yun na po yung may cut out for parang hawakan nyo man. So pull natin. Okay, so ito po yung front panel. So wala po siyang wire na kaano. So for the intake guys, ito medyo meron siyang dust filters for the intake. So malalaman natin yan for fully optimized nga yung airflow dito. Dito sa front guys, may makita ko yung pre-installed na 120mm. So tatlo po yun. PWM po. Tatlo siya. So good job dito MSI. So hindi lang siya RGB kasi nga ka-block yung ano. Wala po siyang ano. So okay lang yan. Basta PWM, okay sa akin. Meron po siyang LED dito sa baba. Itanggigin nga, it's a addressable RGB. Okay, may lock po siya. May kinakapal lang akong plastic para ma-open. The front is ganun din. Yeah, so for the front panel guys, yun po yung front panel. Binigay sa akin ni MSI na 3D print. Naka-customize po siya. So thank you MSI for this one. Action C. Kakabit po natin yan. Papalitan po natin yung logo ni MSI. Pag-binild, pag-napatapos natin build. So, paano tanggalin yun? Meron siyang dalawang screw dito. Yes guys, apat. For the front panel I.O. Ayan, dalawang USB 3.0, audio in and out. Power button, HDD, active light. And yung reset button dito. Yung nakita nyo kanina, pinakita ko. Front, sa top, is supported siya for the 360 rad. Dito, I think yung sa 240 na gagamitin ko. Which is yung Cooler Master. Ito po yun. Top na ako maglalagay dito para kita po yung ARGB. So yan. I suggest sa front kayo maglagay ng red. Kasi sa aesthetics lang to eh. For RGB, makita lang yung pailaw, di ba? Pero kung fully optimize yung ano nyo, gusto nyo talaga sobrang ano nung cooling sa radiator, sa front kayo maglagay kasi fresh air yung mabubuga ng fan for the radiator. So for this build lang, papakita ko lang sa inyo yung pailaw sa taas. Okay, 240 pwede, 360 rad pwede. Sa front is supported siya ng 360 and I think meron siyang isang ano dito, it's supported siya ng 140mm
Check natin kung 280. I think pwedeng 420. Pwede to guys, kasi hanggang dulo. Yes, 420 na rad. Pwede po to. So, tatlo pong 140mm. Pwede po sa front. Ayan. Okay, so... Okay. Uy, ang ganda. May rubber grommets. Rubber grommets here for the routing ng cable. Yan guys, magkakabit ako dito sa taas. So, I do appreciate lahat ng case pag may nakikita ako dito na cutout is... Good job. Para di na mahirapan. Sobrang convenient po yung mga cutout dito. Okay, sa side na to. Dito is for the EPS power connector for the CPU. Diyan po i-route yan dito sa gilid. Tapos, yeah. Cutout for the motherboard tray. Maluwag po. So, and I think ito, what's to? ARGB hub. Pucha, walo. Nice. Ang galing. Hindi na ako gagamit ng splitter dito. So, dito is walo. Tama guys, walo nga. Nice one. Good job dito, MSI. So, meron siyang dalawang SSD mounting here. Tapos, meron siya ditong cover for the cable management. Ayan. So, dito sa HDD caddy. So, for the, ano ba to? Sa bottom, dalawa po siya. Then, for the, dito po natin ipapadaanin yung power supply dito sa bottom with dust filters. Sa top, meron ba? Yes, top is dust filters, bottom, and sa front. So, protected po yung system unit natin sa loob sa 4D dust. Ayan. So here, and meron siyang pre-installed dito. I think it's RGB to guys. Medyo ano yung ISO guys ha. ARGB, PWM, yes. Tapos, 3-pin connector for the ARGB connection dun sa motherboard. Ayan. So sisync po natin sa motherboard lahat. So merong additional dito for the 2.5 SSD sa PSU shroud. Then may cutout for the cable ng front panel dito. So, lahat is nakaposition dun sa motherboard yan. So, good job dito, MSI. Di mo mamumblema sa mga cable management dito. And also, mayroon siyang rubber grommets. Kompleto po. And even sa taas yan. Nung kanina. Okay? So, yeah. I think yun lang, guys. Sobrang bilis ng ano. For the Gangnir 100. There you have it. Cut ko na yung video dito kasi mahaba na. So, yan. Nakita niyo naman. Pinipicture ako for the thumbnail. Ayan. So, baka hiwalay ko na yung sa gaming gear nandun sa my side. Ayan. So, there you have guys. Abangan nyo na lang yung for the RGB gaming PC ng MSI. MSI, thank you for this one. Lalo na sa 3D print na customize yung Action C. Really appreciate for that. Thank you. Antayin nyo yung build for this one. Check nyo yung promo, yung link. If you're planning purchasing yung mga components, pwede po kayong makakuha ng libreng G870. Na gaming headset Atlas na GPU support, so anti-sag. Okay, so there you have it guys, thank you for tuning in. Pinipicturean ko po yan, makikita nyo, baka yan po yung magiging thumbnail. Ayan, pwera po itong ano nang tanggalin ko. Okay, there you have it, thank you guys for tuning in. Ako upload sa Action. Wait nyo yung build dito for the 100,000K na budget featuring all the MSI. Ayan. So RGB build po tayo ngayon. So there you have it. Thank you guys for tuning in. I'll upload sa Action. So like the video, subscribe to the channel, and I'll see you on my next unboxing video. Bye bye.